Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang katatapos na laban ni Froilan Saludar. Isang Pinoy ang napalaban sa Australia kontra kay Andrew Moloney. Kakambal naman ito ni Jason Moloney. Kung matatandaan mga tol, nakalaban ni Naoya Inoue si Jason Moloney. Tinalo niya ito via knockout. Iba naman itong si Andrew Moloney. Lumalaban sa super flyweight. May kartada na 22 wins, 14 KOs, may dalawang talo. Katatapos lang ang laban niya kontra sa ating kababayan na si Froilan Saludar. Dumayo si Saludar para wasakin sana si Andrew Moloney sa Australia. Pero pagdating sa laban mga tol, hindi pala kinaya. Maganda naman ang pinapakita ni Saludar sa mga unang round. Pero pagdating sa late round, naging mas agresibo si Andrew Moloney. Naghahanap ng isang knockout si Moloney, pero matigas din si Froilan Saludar mga tol. Kaya umabot pa rin ang laban niya hanggang 10 rounds. May score na 98-92, 99-91. Malaki ang kalamangan ni Moloney, kaya nabigo ang ating pambato sa Australia. Sa ibang balita naman, kay Thurman ayaw magkumpiyansa laban kay Mario Barrios. Kasado na ang laban sa February 5. Ito ang unang pagbabalik ni Thurman matapos matalo kay pambansang kamao. Kahit sobrang liyamado si Thurman mga tol, hindi pa rin madali kalaban si Barrios. Kailangan impresibo ang ipapakita ni Thurman para makuha niya agad ang laban kay Terence Crawford. Pagdating naman kay Jordanis Ugas versus Errol Spence, hindi pa nagkapirma ng kontrata mga tol, pero pumayag na po ang WBA para magkaroon ng unification sa welterweight. Sa ibang balita naman, Cuadro Alas Casimero, kamusta na po ang WBO belt? Hanggang ngayon wala pang announcement galing sa WBO. Pero ayon kay Attorney Ed Tolentino, hindi pa sigurado ang WBO ni Casimero. Mapapanood po natin ang buong paliwanag sa channel ni JM Siyasat mga tol. Itong kay Casimero, hindi siya sumipot. Pero matinik ang balita that he was struggling with his weight. Ngayon, ito ang gusto nga na malaman ng WBO. Kailangan yung medical certificate na ibibigay ni John Well Casimero is actual illness. Has no relation to my weight reduction. Ibig sabihin nito mga tol, dapat hindi dahilan ang weight reducer. Kaya nagkasakit si Cuadro Alas. Ito ang gusto makita ng WBO. Kaya may 10 araw na palugit. Kung mapatunayan naman ni Cuadro Alas na may sakit talaga at hindi dahilan ang pagbabawas ng kilo, sigurado naman sa kanya pa rin ang titulo. Ano ang masasabi nyo dito mga tol? Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po.